Okay, unboxing natin ng kettlebell. At hindi lang basta kettlebell, adjustable kettlebell. Dahil sa nangyayari ngayon sa pandemic, nagkakaroon na ng high demand sa mga exercise equipment bukod sa kettlebell, dumbbells, jumping rope, ano pa. Lahat nung pwede natin gawin sa bahay kasi dahil nga bawal lalo dito sa States ang pagpunta sa gym dahil ano nga daw pinagmumula ng itong sakit natin. COVID. So, ang kettlebell, dumbbell, may shortage. At, wow, ang presyo. Dati, dollar per pound, ngayon ay $2 pataas. Napakaswerte mo pag nakakuha ka ng let's say, 20 pounds, mabibili, 20 pounds na kettlebell, dumbbell, mabibili mo ng $2 per pound. What's that? $40? Maswerte ka. Grab mo na. So, dahil naghahanap ako ng 25 pounds pataas na kadalasan out of stock, back order. Actually, bumilay ko nung November 25 ng 26 pounds. I think that's 12 kilos. Hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggap. So, nag-decide ako, hindi na ako makapaghintay na mag-try ng mga adjustable kettlebell. Dalawang klase siya. Yung isa from 5 to 20 pounds. Tapos yung second niya is 15 to 20 pounds. No, 15 to 40 pounds. Sorry. O 20 to 40 pounds. Basta dalawang klase. But anyways, ang binili ko is 40 pounds. Ito na siya! So, marami rin mga company na nag-o-offer kadalasan out of stock. At saka yung mechanism niya bukod sa iba-ibang korte, meron din namang iba-ibang klase yung locking mechanism. So, nakarita ko na available on stock. And then, ito nga, mukha siyang kettlebell. Eka, bukuha ko ng traditional na kettlebell. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung sabi nila dito ay hard kettlebell yata. Hard kettlebell. So, kita niya yung handles niya. Iba-iba yung size. So, ito yung dalawa kasi klase ng kettlebell. Isang hard kettlebell yata. Pero don't quote me on that. Pero yun nga, isang competition. Sabihin na lang natin para sa non-competition. Ito yung mga yan. Bukod sa magkaiba yung size ng handle, iba-iba rin yung size ng bell. Sa kaso nito, yung size nito ay nagre-range. Yung nasa bahay na 40 pounds na ganito. Itong circumference ng handle niya is 3 inches. Ito ay 1.5 inch itong circumference nito, which is close sa competition kettlebell. Well, bakit ba punta tayo sa competition kettlebell? Kaya may standard siya para ang sabi nila is para wala kang advantage kay anong size mo, kay size ng kamay mo, kay maliit, kay malaki. Basta yung pa rin yung size nung handle na hawakan mo pag nagko-compete ka. Well, kita nyo naman,
kung competition, kung ikukumpara, wala ko kaming competition size eh. Kung ikukumpara ito sa competition size, halos ganyan kalaki yung in size niya at saka yung handle niya. Versus itong dalawa. Oh. Kita niya, this is 15 pounds. 15 pounds. And this is 25 pounds. Kita niyo, magkaiba. So, bakit adjustable? Well, sabi nga, from 5 pounds, I'm sorry, 10 pounds to 40 pounds. So, meron room para sa akin na maliit lang yung kwarto ko eh. Ayan, nandito ako sa bahay ni Jopi Marcel Unlimited, kaya ganyan kalaki. Maliit lang yung size ng room mo. So, dahil adjustable siya, pwede ma-develop yung strength mo sa isang piraso versus kung bibili ko ng bawat isang piraso from 15, I think ang increment niya is tig pa 5 pounds. So, imagine niyo bago ako maka 40, di ba? Ito 25. So, another halos 4 slots pa ulit yung space na kakainin niyo sa bahay. Samantalang kung meron na akong isa nito na babawasan ko lang ng ito, itong bawat isa nito. So, bawat isang tanggal, ito 5 pounds. Increments niya ng 5 pounds. So, right now, nasa 25 pounds pa lang yung kaya kong i-exercise sa kettlebell complex. Go. So, yung kettlebell complex, touch base natin, yun ay limang exercise. Limang exercise lang yung ginagawa namin, pero meron pang isa na hindi pa namin nagagawa doon. And I'm sure, kung napanood nyo na yung video, I think nakita nyo na yung exercise namin ng kettlebell complex. Yung pang-anim is yung, anong tawag doon? Get up? Ano yung get up na yun? Hindi naman Russian eh. Sa isang equipment na ito, ang daming magagawa. And really, doon sa kettlebell complex na ginagawa namin ni Ate Seth, lawit pa rin ang dila ko. Halos ilang buwan na namin ginagawa yan, pero tuwing gagawin namin, I still find myself out of breath. So, well, kaya ko na yung 25, so it's time to move up. Kaya, kinuha ko to, itong adjustable kettlebell. So, paano ba siya? Wait lang natin sa camera. Ayan, sige, Chan. Okay. So, para mabawasan, you can see, slide to unlock. So, i-slide nyo forward. Tapos, teka muna, dapat pala i-lock muna. Okay. Okay, so, yan, nakalock na yan. Makakapag-exercise na kayo. Hindi na siya marirelease. So, para magbawas o magdadag ng increments na nitong weights, ayan, i-slide nyo. Bali, slide outward. And then, kung depende, kung kayo ay satisfied na kayo sa weights nyo. So, kita naman. Unlock, lock. So, slide outward and then kung ano man ang intention nyo, kung magdadagdag o nakapagdagdag na o nakapagbawas na. So ayan, kung gusto nyo na ibalik, kita nyo yung ayan yung latch, hindi latch, yung guide nya. Ipapasok yung weights nyo. Then lock. That's it. Simple and simple lang. Yun yung advantage niya, yung space saving, dahil isa lang, parang halos ilan ng
equipment nyo. Kung mag-umpisa kayo ng 15 pounds, so 25, 30, 35, and then ito yung 40 sa dalawang kettlebell. Kung mag-umpisa kayo ng 25, ito paano kung mag-umpisa kayo ng 15? So, mas marami pang kettlebell ang kailangan nyo. Samantalang kung meron na kayong isang ganito, konting bawas lang itong weights nito. And then, kaya nyo na makuha yung kung ano man yung intention yung timbang. Disadvantage. Of course, kung may advantage, may disadvantage. Maingay. Hindi nyo pwede ibagsak to kasi may chance masira yung mechanism. Kahit pa lifetime warranty, pag nasira yan, hindi nyo na magagamit. Unless willing kayo gumamit ng 10 pounds, o baka kahit yung 10 pounds, hindi na safe kasi nasira yung mechanism na. Hindi maglalak, hindi magstay yung weights. Isa pa, naranasan ko dahil nasa 25 to 30 pounds pa lang kaya kong gamitin. Ito, itong plastic na to, medyo matalas. Meron akong bruise niya na medyo na bugbog yung ganito ko. Ano pa? Yun nga, hindi nyo pwede, pag aksidente na bagsak, pag nag, ano kaya, alternating hand, pag nagsuswing, hindi nyo pwedeng mabagsak to. Kasi baka masira. Hindi kagaya nitong cast iron. Cast iron, kahit ano, huwag lang yung sapaan nyo mababagsak kasi ang mababasag yung flooring, hindi yung equipment. Sa pang-advantage niya is, of course, depende ito sa company na pinag-orderan nyo. In-order ko siya sa Titan ano, Fitness. Ang bilis, tanggap ko agad. In 3 days, tanggap ko yung equipment. I guess yun, ang advantage na yun sa company pinag-orderan nyo. Kasi yung isa kong pinag-orderan, it's been 2 weeks, wala pa rin. And nung check-in ko sa kanila, ang sabi nila, doon daw sa, nasa fort pa daw ng Los Angeles yung part, kaya hindi nila ma-release sa akin. So, yun. Kasama, in case na, ewan ko, hindi, wala na naman tayo sa ating talagang nagbabasa ng ganito. Normally, nanonood tayo sa YouTube, no? Pero meron dito ng list of exercises na with pictures. So, diba? Hindi naman talagang maingay. Yeah. Oo. Buti yung may feeling mo meron kang kasama. Tumutulog dun sa